alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong Anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipakayag nawa namin na si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon.
Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag, sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuwaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nangahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta
kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagka sabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang kinakanap mo? Akala ni Maria, siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin ay guru. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Nang ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay muli, siya ay nagpakita muna sa kanyang sariling ina, si Blessed Mother.
Pagkatapos niyang magpakita kay Blessed Mother, nagpakita ang ating Panginoong Jesus kay Maria Magdalena. Ang tanong, dapat pagkatapos magpakita kay Blessed Mother si Jesus, dapat sa kanyang 11 alagad o apostol siya magpakita? Bakit bago siya nagpakita sa 11 alagad o apostol, kay Maria Magdalena muna siya nagpakita? Bakit inunan niya si Maria Magdalena? Pagkatapos ang kanyang 11 apostol. Ang dahilan po, sapagkat si Maria Magdalena, mahal na mahal niya ang ating Panginoong Jesus. At bilang gantimpala sa kanyang pagmamahal kay Jesus, ang ating Panginoong Jesus, bago siya magpakita sa mga apostol, nagpakita muna siya kay Maria Magdalena. Paano ipinakita ni Maria Magdalena ang kanyang napakalaking pagmamahal sa ating Panginoong Jesus? Si Maria Magdalena, dati-rati, ay isang makasalanan. Ang kanyang hanap buhay, isa pong pukpuk. Pero nung nakilala ni Maria Magdalena ang ating Panginoong Jesus, binago niya ang kanyang sariling buhay. Itinigil niya once and for all ang kanyang buhay makasalanan. Mula noon, hindi na siya nagkakasala alang-alang sa ating Panginoong Jesus. At ang kanyang buong panahon, ipinagkaloob niya sa ating Panginoong Jesus. Lagi niyang pinaglilingkuran ang ating Panginoong Jesus. Laging ibinubukos ni Maria Magdalena ang kanyang panahon para sa ating Panginoong Jesus. Lagi niyang inaasikaso ang ating Panginoong Jesus, sapagkat ganyan kalaki ang pagmamahal ni Maria Magdalena sa ating Panginoon. Noong nabukay na muli ang Panginoon, bago siya magpakita sa mga apostol, kay Maria Magdalena siya nagpakita muna. Ano ngayon ang mapupulot natin dito na aral? Sa kasalukuyan, kung mahal na mahal din natin ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ibubukos din niya ang kanyang panahon para sa atin. Mamahalin din niya tayo ng gusto. Aasikasukin niya rin tayo ng lubos. Yan ang paalaala.
Magsitayo po ang lahat. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nina ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin. Ang ating tugon sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling namin ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda ngayon na si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang iniakin na pagmamakal ay malunggod na tinanggap ng iyong anak. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sapagkat ang iyong habag ay hindi nabawasan. Sa iyong kapangyarihan na ipinangangaral sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa isang hardin ay napakita siya kay Maria Magdalena ng buong buhay at nagtangi sa kanya. Sa krus, siya ay saksi sa kanyang pagpanaw at naghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw. At ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga patay at nang isugo bilang apostol ay idinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtanggap
ti isang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, ang kanyang katuwang na Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami
ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap namin na banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot
ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Oh.